my first time to talk in front of camera. I'm so shy, so really, really shy. gusto ko sana i-share. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung karanasan ko for having birthmark. Siyempre, gusto ko lang ma-inspire yung ibang tao, yung alam yung nawawala ng pag-asa, yung mga ganong bagay. Tapos, hindi ko pala nasabi kung anong real name ko. My real name is Nemrod. Kita nyo na, pati pangalan ko, unique din. N-Y-M-R-A-D. Baka nagtaka kayo bakit scar name. Scar name, scar, short for Scarlet. Scarlet is the name ng pusa namin. Tapos name is a short name of my name. Ang hirap naman magbigas. Tapos, the reason why, kung bakit ko kinuha itong, tama ba kinuha? Ng video, kasi gusto ko lang i-share kung ano yung karanasan ko. Ulit-ulit. Okay. Naranasan ko yung naglalakad lang ako, tapos biglang may nagsabi sa akin, sinong sumuntok sa'yo? Mga ganun. Tapos, naranasan ko rin yung hindi ako natanggap sa trabaho dahil sa may birthmark ako. Mga ganun. Alam mo yung marami akong karanasan na masasakit na dahil lang sa ibang tao. Alam mo yun, makikitag ang utak. Yung hindi marunong mintindi na hindi ko naman kagustuhan kung bakit ganito yung mukha ko. Kung minsan kasi pero hindi mo ma-please lahat ng tao kung ano yung siguro hindi rin naman niya sinasadya na sinasabi niya yung ganun. Kasi minsan kasi sa atin, minsan kasi na sabi na natin, ay, bakit ko sinabi yung ganun? Mga ganun, di ba? So, inintindi ko yung mga ganung bagay. Pero siyempre, tao lang naman ako. Nasasaktan din naman. Hindi naman, lalo na kung lahat ng mga kapatid mo, wala naman ganun. Tapos ikaw lang kakaiba, di ba? So, maraming ganung, marami talagang sa akin yun. Naku, hindi ko kaya yan. Naku, hindi ganyan. Kasi, alam mo yun, naunahan ako ng parang, uy, merong mag-aano sa akin ng ganyan. Magsasabi sa akin ng ganyan. Ganun. Tapos, lalo na dito, sa YouTube. Alam nyo ba, iniisip ko dati, sabi ko ganun. Mag-YouTube ba ako? Hindi. Sabi ko, imposible may manonood sa akin. Ganun. Yun talaga iniisip ko dati. Sabi ko ganyan. Tapos, umabot na ng nag-YouTube ako. Sabi ko, bahala na. Tapos, umabot ng 300 something na yata yung ano ko ngayon. Kita nyo na. So, hindi lahat ng di ba? So, hindi dahil sa itsura mo or ano. Kumbaga, kung ano nasa loob mo, kung ano yung talagang kabutihan mo sa kapwa mo, babalik talaga sa'yo. Yung mga ganun. Tapos, dati pa ang ano ko, kasi nga sa itsura ko, ganito yung iniisip ko lagi. Sinong magkagusto sa akin? Wala talagang magkagusto sa akin yung mga ganun. So, umabot na ng 30 plus. Doon ko pa natagpuan yung mapangasawa ko. Mga 36 ata. Kasi, pinasal ako 40. Last year lang. So, tapos dito sa US ako pinasal. Tapos, blessed talaga ako kasi, di ba, masyado kong ginadown sarili ko. Tapos, binigay ni Lord sa akin yung asawa ko na hindi tinitingnan kung ano yung itsura mo. Tanggap niya ako kahit ano ako. Tapos, tsaka blessed din ako kasi mayroon akong madaming kapatid. Mayroon akong walang kapatid.
anim na kapatid na lalaki at dalawang babae. Tapos, supportive masyado sila sa akin. Tapos, nirerespeto nila ako. Kasi akong pinakamatanda sa siyam na... Ay, hindi ako pinakamatanda. Pangalawa sa pinakamatanda. May kuya pa ako. So, yun ang pinakamatanda sa amin. Tapos, yung mga kapatid ko nasa Manila sila, yung iba naman sa Negros. So, magkahiwalay kami. Ang layo ng topic ko, no? Tungkol na sa pamilya. Tungkol na rin sinasabi sa birthmark. Ayun nga, kung sino man yung nakaranas ng ano, yung alam mo yun, katulad sa akin, huwag mawala ng pag-asa. Kasi nga, as long as wala kang ginagawang masama sa kapwa mo. Ano ba yung sinabi ko kanina? As long as wala kang ginagawang masama sa kapwa mo, hindi naman gagana. Kumbaga, talagang be-bless ka ni Lord. Tapos, yun lang pagkakalam ko. Kasi, ako marami kasi akong naranasang hirap sa buhay. Tapos, yung nanay ko yung pinaka nag-aano sa akin na kailangan ano mo sa Panginoon, ano yung naranasan mo, yung sakit na naranasan mo, yung mga ganun. Kasi, sa totoo lang ngayon talaga, hindi ko talaga akalay na nakasurvive kami ng ganun sa hirap ng naranasan namin. Magkakapatid, tapos yung nanay ko. Yung nanay ko patay na last 2010 dahil sa cancer. So, hindi ko talaga akalay na makasurvive kami ng ganun. Pero si God talaga, alam mo yun, talagang gagawa ng hindi mo akalay na mga ganung bagay. So, asya nga pala, nakalimutan ko pala sabihin kung bakit nagkaroon ako ng birthmark. Yung nanay ko, pinaglihi ako sa sabon. Dati, Ajax Blue ba yun? Tapos star ako. Sabi ng nanay ko, kwento niya, kapapanganak pa lang niya nun eh, kasi wala pang ano, kasi premature ako pinanganak ng nanay ko, so mga 11 months lang ang tanda ng kuya ko sa akin, mga ganun. So habang naglalaba daw siya, ginagamit niya yung sabon, hindi na daw siya makontento, na amoy-amoy yun lang, so kinakain niya yung sabon, tapos kasali yung star apple, kain niya yun, tapos susuot daw siya ng duster na may bulsa, tapos pagpupunta daw siya ng palengke, dinadala niya yung in-slice niya yung sabon, yung alam mo yung ginagawang candy, ganun yung penta niya sa akin. Tapos yun ang bakit nagkaroon ako ng birthmark. Yun lang guys, sana next time makinig pa rin kayo sa akin. This is my first time talaga no makipag-usap sa inyo, at sana hindi kayo magsawa or sawa sa mukha ko. Di ba? At yun lang. Bye-bye. Thank you for watching ba or kahit nag-listening na lang. Bye-bye.